Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating COVID Bible School. Pamagat po ng ating arali ngayong umaga ay tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Tulad sa mga ilaw ng sanlibutan. Tayo bilang mga Kristiyano ay dapat magliwanag sa gitna ng isang madilim na sanlibutan. Ay nga po sa Matthew 5:16, sabi po roon, lumiwanag dapat ang ating ilaw sa harap ng mga tao. Kung makita po nila ang ating mabuting gawa at kanilang luwalatiin o puriin ang ating Ama sa langit. Ito rin binanggit po ni Pablo sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 2. Ayan po sa verse 15, sabi niya, sa gitna ng isang lahing liko at masama, tayo nawa ay lumiwanag tulad sa mga ilaw sa libutan. Ito po may nakatangian dito na ating makikita kung paano tayo maaaring magliwanag. Una po, magliwanag tayo bilang mga, sabi roon, walang sala at walang malay. Mga anak ng Diyos na walang dungis. O sa ibang salin, tayo po ay maging mga ulirang anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan. Kaya at ibang masabi na itong nakita po sa atin ng ating kapaligiran, na tayo nga po ay totoong namuhay, na may katwiran at kabanalan. Ikalawa po ay sa verse 14, gawin natin ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagkatalo. Lahat po makita sa ating mga minamahal, no? Wala dapat makitang pagreklamo o pag-aaway, lalo na po sa ating pamilya at sa kapatiran sa ating iglesia. Ikatlo mga minamahal, ayon sa verse 15, tayo ay magiliwanag na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan. Ito po maganda po yung magkasalungat, di po ba? Nasali po na marinig sa atin, magkita sa atin yung bulong-bulong o pagkatalo, dapat magkita sa atin, marinig sa atin, aluwaba sa ating mabibig, ay dapat po ang ebanghelyo at salita ng Diyos. Kaya mami naman tayo po ba nagiliwanag bilang mga anak ng Diyos sa ating pamilya, sa ating kamag-anak, paaralan, trabaho, iglesia at komunidad. Nawa po, maganda po sa atin, una-una ang kabanalan at katwiran sa ating buhay. At nawa po, lumalas sa ating bibig, ating mga salita po, hindi mga salitang negatibo o mga salitang masama, kundi po bawang pagkapala, lalo na po ebanghelyo at ang salita ng Diyos. Salamat po.